pag-usapan natin ang simpleng issue sa ongoing Senate investigation ngayon na gustong palalain ng ilang senador na may mga political interest para lamang palabasin na ang isyung kinakaharap ngayon nila sa Senado ni imbestigahan nila ay bawal at may mali at managot ang Pangulo. Alam naman natin na ang Pangulo ay malakas sa masa. Kahit sa darating na eleksyon, napakalakas pa rin niya. Kahit patumakbo siya ng Vice President or Senator, ay mananalo pa rin siya. Saan nila tinitira ito? Una, hindi nila ito masira dahil sa walang bidding. Ang bidding law ay hindi applicable in times of emergency and necessity. Suspendido po yan. Kasi umaharap tayo sa pandemya ngayon at kailangan natin ang madalian na pagtugon dito sa ating problema. So may batas dyan na nagsasabi, suspendido ang bidding law. So, abogado ang ating Pangulo, alam niya ang kanyang ginagawa. Wala siyang butas dyan. Saan nila ito hanapan ang butas? Kay Michael Young na may-ari ng Parmali. Na pinapalabas nila na may 3.8 billion na corruption issue sa pagbili ng PPA. Ito yung PPA, ito yung suit, yung susuotin ng mga medical doctors natin, mga nurse, para magampanan nila ang kanilang trabaho sa ospital na hindi sila mahawa ng COVID. Ang Parmali ay isang kumpanya. Si Michael Young ay may-ari or isa sa may-ari ng Parmali. Ngayon sasabihin nilang si Michael Young ay may kasong kinakaharap or wanted sa Taiwan. Alam naman natin, kaming medyo aral sa abogasya, alam namin na ang Parmali at ang may-ari nitong si Michael Young, basta't legal ang company, ay mayroong tinatawag na separate personal entity. Kung may kaso si Michael Young, hindi ibig sabihin na may kaso din ang Parmali. Kung wanted si Michael Young, hindi ibig sabihin wanted din ang Parmali. So, anong kinalaman ni Parmali sa kaso ni Michael Young? Yun po ang tinatawag na separate personal entity. Kung ang ama ay nagkasala at naging wanted, yung anak ba, yung asawa ba ay wanted din? Hindi po ganun. No? Palagay natin, tama, si Michael Young ay may kasalanan or wanted. Pero ang gobyerno ay may transaction po, may deal po sa Parmali. Ngayon, ang cause of action lamang mag-arise kung ang Parmali ay hindi makapag-deliver ng produkto ng pinatawag na PPE na bibilhin o binili ng gobyerno. Pero na-deliver naman. Okay, sabi nila may corruption. Kung ako man ang presidente, lalagay tayo sa katayuan ng presidente. Kung ang PPE noon sa panahon ni Aquino ay bumili sila ng 3,500 ang bawat isa. Pero itong bibilhin o binili sa Parmali ay 1,800 lang ang isa. Nasaan ang korupsyon? Diba, kung ako presidente, go nyo. Mas mura yan. Nagmamadali tayo sa panahon na ito. Walang korupsyon. Almost or kalahati ang diferensya ng PPE na binili sa panahon ni Aquino at sa panahon ni Duterte. Kung may corruption man, siguro I assume mas may corruption sa panahon ni Aquino kaysa sa ngayon. Bakit ginawa pa nilang issue to? Again, sabihin ko, gusto nilang masira ang reputasyon
ni Pangulong Duterte. Kapag nasira yan, hindi naman siya pwedeng tumakbo ng presidente. Ang kanyang anak na si Inday Sara, kung sakaling tatakbo, ay maapektuhan. Ito yung pagkakataon nilang umangat sila. At sila ang makaupo. Mahirapan ang mga dilawan ngayon makabalik. Ito ang pagkakataon nila. Sisirain nila sa pamagitan ng investigasyon na ito. Kaya nagsabi si Pangulong Duterte, walang korupsyon sa iniimbestigahan ninyo. Alam niya, dahil siya abogado siya. Yun lamang po ang aking punto ngayon. Bye-bye!